Hello Super Doggers, Dr. Abel Manalo po ito. Meron pong mga usapin kahapon, no? Kaya ako pinost yung I resign from the PCCI. And maraming nag-react, maganda nga daw yung ginawa ko, nag-resign na ako sa PCCI dahil may ICGD na for delikadesa and para makaunsad na yung ICGD na wala nang balakid talaga. Well, anyway, may mga ilan doon na nagre-react na parang galit sila sa akin, galit sila sa ICGD na ayaw nilang tanggapin na meron ng mga pagbabago ngayon sa pag-aaso sa Pilipinas at sa buong mundo. So, parang ang kaisipan nila ganito no? Na kaya ko lang ginagawa ito, kaya ko lang pinagtatanggol yung Red Rottweiler dahil sa negosyo. Gusto ko lang kumita. Parang feeling nila gusto ko lang kasing yumaman. Well, anyway, no, maraming mga tao ang ganyan talaga na meron tayong mga kababayan na ang feeling nila pagka yumayaman ng isang tao, pagka kumikita ang isang tao, masama na siya. Oo, parang evil yung pagkita. Sa totoo lang po, 14 years na po ako nasa business ng Manalo K9. Before that, meron pa akong mga ibang mga negosyo. Kung gusto ko talaga yumaman, iba yung negosyo ko, hindi po ito. Pero anyway, kaya ako po stinart itong ICGD dahil doon yan sa mga kakulangan na nakikita ko doon sa dating sistema. Okay, hindi po para yumaman. Ito po sasabihin ko sa inyo, kung kumita po ang ICGD man, kung kumita man ako dahil sa mga registrations, yun yung mga memberships. Sa totoo lang, ngayon hindi po ako kumikita. 1 year na po halos ang ICGD. Puro labas po ako niyan. Malaki-laking halaga na po ang inilabas ko para matuloy po itong ICGD na ito. Oo, so it's running now. Maganda na po yung yung sistema. Tumatakbo na siya ng maganda. And dinidevelop pa po natin ito. Ibig sabihin, marami pa po tayong gagastusin. Kasi merong nag-comment, sana ilibre ko na lang daw yung mga tao kung talagang gusto kong tumulong. Pero hindi po pwede kasi nag-gumagastos po kami sa mga tao, mga employees namin, software developers, yung mga customer care agents natin, business development, sa branding po natin, gumagastos po tayo, Upwork, ginagastosan po natin lahat yan. Eh syempre naman, may pamilya rin naman ako. And yung kinikita ko po sa Manalo K9, sa SDN, Super Dog Soap, dog training, pagbenta ng aso, ng mga tuta, syempre, umiikot din po yan. Lalo ngayon, pandemya. Nag-close po yung mga kliyente po natin. Last week, ECQ na naman, yung Okada Manila na biggest client po namin sa K9 Services Rentals. Eh, lumiit na naman ang namin doon, ang income namin doon dahil konti lang syempre yung pumapasok sa mga nila, sa hotels nila. So, hindi po ganun kaganda yung sitwasyon ngayon. Pero, kung kumita man po ang ICGD, eto lang po yung sisiguraduhin ko sa inyo, hindi po kami maluhong pamilya. Ang misis ko po, lumaki po sa Talim Island kung saan ang kanyang ama ay isang mangingisda, si Tatay Nanding. Oo, mangingisda. Simpleng-simple ang buhay, walang luho. Hindi nga nagchichinelas yun eh. Hindi nga nagtit-t-shirt yun eh. Ngayon-ngayon na lang kasi nagiging siya. Nag-upgrade na rin siya. Well, anyway, ang ibig ko lang sabihin, hindi po kami naghahangad na yumaman kagaya ng maaring iniisip nyo. Siguro dahil nakikita niyo nagiging successful ng ICGD, no, na worried na kayo na baka yumaman na ako. Oh, don't worry po. Ako po ay hindi po maluwang tao. Ganon din ang misis ko. Wala po kaming hangad na maging bilyonaryo kagaya ng mga maaring maisip po ninyo. Kung kumita man ng ICGD, paiikutin lang po natin ito para sa kapakanan po sa pag-aaso ng karamihan para po sa inyo. Kung ano man yung mga ma-develop pa nating mga services or events or mga kung ano mang pakulo, no, para sa mga pag-aaso, ibibigay lang po namin, paikutin lang po namin yan kagaya ng ginawa ko rin sa Manalo K9. Alam nyo, oo, nagpatayo ako ng bahay. Ayan, nagpapatayo pa, hindi pa matapos-tapos ilang taon na to kasi inuunti-unti ko lang. Pero 14 years na, more than 10 years bago ko sinimulan tong bahay na ito. Kasi ang gusto ko, paikutin lang. Gusto ko lang siyang palaguin. Tapos po yung mga tao na employed sa akin ay makinabang, no? So, syempre, marami po tayong pinagkakagastusan, manpower. Pero ang gusto ko lang po ay mapalaki yung Manalo K9. Etong sa ICGD, ganun din. Ang gusto ko lang, pagandahin ang pagandahin yung sistema. Syempre, hindi mo mapapaganda yung sistema by means of donations lang. Hindi ako pwedeng umasa sa mga donations lang ng mga tao o magbabakal bote ako para meron akong panggastos para ma-develop tong ICGD. Syempre, hindi ko naman gagawin yun.
Tignan nyo, simpleng-simple lang. O kanina, nag-swimming dyan yung anak ko, di ba, sa maliit na swimming pool. O, syempre, ICG naman. Pero, ibig ko sabihin, hindi po kami maluho. Pati yung mga anak ko po ay simple lang. Ang kinakain nga ni Adam at saka ni Gabriel, mga isda lang, yan ang paborito nila. Ayaw nila kumain ng karne, ayaw nila yan. Gusto nila isda lang. Pati misis ko yun ang dila, gusto niya, ano lang, isda lang. Kaya, huwag niyo po kami pag-isipan ito nyo. Ang bahay namin, kahit na nakakapagpatayo kami ngayon ng bahay, syempre, marami na rin akong kinita over the years, di ba? Nagpadala kami ng mga aso sa ibang mga bansa. Very successful yung SDN natin, talagang fastest growing dog food brand ngayon. Marami na rin po akong pinagkakitaan. And hindi po mapagkakailan naman na naging successful man, pinagpala naman ng Diyos yung aming mga ginagawa sa Manalo Canine. At nakakatulong din po tayo sa iba. Hindi naman po sa pinagmamalaki ko yon, pero I think no, yung pagtulong sa iba ang mas importante kaysa yung pagtulong sa sarili mo or pag-angat ng sarili mong kabuhayan or lifestyle. Hindi naman namin hangad bumili ng mga di ba, mga branded mga bags. Hindi po kami ganoon. Kagaya ng mga pinapakita ng mga artista sa TV na bumibili sila ng mamahaling mga bags or sinturon na may H na malaki or hindi ko sila ginajudge. Wala ako ginajudge kung gusto man nila yon, da pera naman nila yon. Pero kami po, ako po bilang isang pamilyadong tao, syempre kailangan ko rin tustusan naman yung pamilya ko. Pero hindi po kami maluho. Simpleng-simple lang po ang pamumuhay namin. Konti lang po yung gastos po namin para sa sarili namin. The rest, pinapasok po namin sa business. Lately, siguro nakita niyo yung mga vlogs ko, di ba? Bumili po kami ng malaking lote o malaking lupa sa Tanay, sa Barangay Cuyambay. Malapit po yon sa Sierra Madre at saka sa Martesem. Pero kaya po namin binili yon ay para sa inyong mga super doggers na gusto ko po magkaroon tayo ng resort doon, yung mga magpapatrain nandoon, bibili ng aso, bibili ng tuta, masarap yung ambience, yung klima para sa mga aso kasi po, lalo na yung mga working dogs namin, no? Pag magbakasyon naman dito from detachments, mga deployment, maka-relax-relax naman sa medyo malamig naman na lugar, di ba? Sa binangonan po kasi, yung Manalo Canine ngayon, inuupahan lang po natin yon. And pag summer, mataas yung lugar, medyo mainit din. Oo, kahit na mataas, medyo malamig naman, malamig doon pagkagabi. Pero pag-araw, medyo naiinitan din po yung mga aso. So, ang gusto ko po ay maging komportable para sa kanila. And may resort din po doon kung gusto yung pumasyal, no? Mag-camping with your dogs. Yan ang gustong-gusto kong mangyari. Camping with your dogs, medyo trekking doon sa river with your dogs. Diba, magagawa po natin yun. Exciting po yun. So, it's still for you. It's still for dog owners, diba? ICGD family. Hindi po ako para magpayaman po. Huwag niyo po isipin yun. Don't worry. Hindi po kami tatakbo sa ibang bansa dahil mayaman ng Manalo Canine at bibili na ako ng malaking mansyon sa Beverly Hills, California. Wala po yung mga ganon sa kaisipan namin. Dito lang po kami. Rizal lang po kami. Siguro kung magbabakasyon kami doon sa Talim Island. Oo, dahil meron na akong kubo doon for my retirement, no? Nagpatayo na aking misis at ang biyanan ko nagtayo ng kubo doon tabi ng lawa para makapangisda ang isda siguro pagkakailangan namin ng ulam. So ganun lang naman yung pangarap natin, no? Makapagtanim-tanim doon. Do not worry about me getting rich. Don't worry. Paikutin lang po natin ito. Yung ICGD, kumita man yan. And I expect, no? Ang ganda ng results ngayon ng ICGD. Last year talagang makupad at ginagapang namin. Pero ngayon, ang daming nagpaparegister sa ICGD, nare-realize nila na mas maganda yung ICGD kesa sa mga nakagisnan ng mga dog registries. Kaya nakakatawa naman po, nakakatuwa dahil meron na tayong bagong sistema na hindi na madidiscriminate yung mga dogs na hindi imported ang breeds. Hindi na madidiscriminate yung Philippine aso natin na tatawaging mongrel. May mga kasi nagdidiscriminate dyan, alit ng tingin nila sa mga native dogs natin. Ang marami ring nagdidiscriminate sa mga crossbred, mga hindi purebred o kaya purebred man, walang papel. Ang tingin nila walang kwentang ang mga aso. Eh kawawa naman yung mga aso, walang kamalay-malay pero ang tingin sa kanila maliit lang kasi wala naman papers yan eh, diba? So may mga ganyan. Ito po, ICGD. Ito na po ang future ng pag-aaso sa Pilipinas. And I hope you see my sincerity na hindi po ito para umaman lang ako. This is for all of us. Okay? So, ito pong itong ICGD para po sa ating lahat. Huwag niyo po pag-isipan na hindi maganda dahil ginagawa ko po ito
para po sa iyo, sa iyo, sa iyo, lahat kayo pong nanonood, para sa akin din, sa mga dogs ko, gusto ko po magkaroon ng ICGD DNA testing kagabi. Ang ganda ng pag-uusap namin tungkol sa pet genetics and DNA profiling para maging accurate and verifiable talaga yung records natin, yung documentation natin sa ICGD once and for all. Oo, tama na yung mga technology ng 1950s, 1970s, 1990s. Wala man silang technology noon na meron tayo ngayon. Kaya gamitin na natin ang technology ngayon. ICGD po yan. Okay, maraming salamat po. Si Dr. Abel Manalo po ito. Mabuhay po kayo.